Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong unang araw ng 2024. This is for you, Aries, Leo, and Sagittarius. Tignan natin ano ang mensahe sa'yo. We have time for self. Yan. So, may oras ba kayo para sa inyong sarili ngayon? Or sobrang busy nyo ba? Ayan. Make time for yourself. Reflect. Do some journal. Makakatulong yan sa inyo. Ayan po. So, baka meron dito, nagbabasa-basa. Huwag daw kayo masyadong mag-worry. Sabi ni Universe, huwag nyo munang isipin yung inyong trabaho. Kung, di ba, ngayong araw na ito is pahinga nyo talaga or nasa vacation po kayo or naka ano kayo, holiday break kayo, we have something new, meron kayong marireceive na gift or meron ba kayong regalo sa inyong sarili. Ayan, a good 3. Mukhang maganda talaga ang gising ninyo dito. Ayan po, or could be maganda yung panaginip ninyo ngayon. So, very hopeful kayo, fire signs, ngayong 2024. So, okay yan kasi bumabalik yung hope po ninyo na meron pang ano ba, merong another year, ba? Diba? Na kayo ay may pagbubutihan, ayan, at merong kayo mamimit na mga nicest people sa journey po ninyo ngayong taon na ito. Or could be kayo to, mas magiging mabait kayo sa sarili ninyo ngayong araw, ngayong taon na ito. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano tong time for self? Sabi, time for myself. Ayan. Meron tayo ditong twin flames. So, mas makikilala mo yung sarili mo. Kung kadeal nyo po yung twin flame ninyo ngayon, yan yung kadeal ninyo, yan yung karelasyon ninyo, is mas may reflection, realization talaga kayo na mararanasan, nagagawin ngayong unang araw ng taon. So, ayan po. You will complement each other. And also, mas maiintindihan mo kung ba't ba naiinis ka sa ugali niya na to. Ayan. Sa isang ugali niya, ganun. Marirealize mo na kayo pala ay twin flame. Mayroon tayo ditong something new. Tignan natin kung ano yan. We have hammer. Okay, so baka may nagpapagawa dito ng ano ba? Ano pang pinapagawa ninyo? Bahay? Sasakyan? Yung iba sa inyo? Invitation? Ayan po. Or pwedeng dress? Baka nagpapatahi yung iba po sa inyo dito? Or meron kayong mga natututunan or matututunan na new skill ngayong taon? Tignan natin. Mayroon tayo ditong engagement ring. Ayan po. So, sa panaginip, yung iba sa inyo, actually, hindi lang to panaginip eh. Even sa reality po ninyo, maganda talaga yung mga nangyayari. So, parang kahit matulog ka, kahit gising ka, fire signs, magaganda yung mga nangyayari sa life mo ngayon. So, less pressure yung nararamdaman ko para sa'yo ngayong araw na ito. Sabi ko nga sa'yo, pwedeng relax ka lang talaga dito ngayong araw. Ayan po. Meron ding magkakaayos dito. For some of you, kung meron man kayong nakaalitan before, is pwede po na mapapaginipan nyo yung tao na yon. Tapos dun sa panaginip ninyo, okay kayo. Kasi pwedeng yung tao na yon naglulong yun talaga sa'yo. Namimiss ka niya at gusto niyang magkaayos kayo. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay fire signs. Okay. So, sabihin ko lang ito yung mga lucky numbers mo. We have number 8, 5, 20, and number 10. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe po natin. Ano pa yung pwedeng mangyari kay fire signs ngayon? Mayroon tayo ditong page of wands. Mayroon tayo ditong 3 of swords. Meron kayong aayusin in terms of relationship. Okay, relationship ninyo sa nanay ninyo or someone po na female dito. Ayan, meron kayong aayusin dito. Hindi ko alam kung third party ba ito. Pero mukhang meron dito buntis. Ayan po. So, basta babae. Yan, merong maayos dito na connection sa isang babae. Pwedeng nanay. Ayan po, pwedeng nanay nyo to. Mother nyo, lola ninyo. Yan. Or could be your sister kung nag-away kayo. Fire signs.
or tinuturing mo na sister pero friend mo siya. Magkakaayos po kayo or ia-address ninyo ngayong araw na ito. Or could be parang hindi nga ia-address eh. Looks like pwedeng magme-message sa'yo yung tao na yon, tapos ayun, bigla na lang magiging okay kayo. Kasi nami-miss niya naman yung isa't isa. And also, ayun, ano ka pala, binakstab ka nung tao na to. Okay, so yung iba nga sa inyo dito, pwedeng ito ay third party. Pwedeng siniraan kayo nung tao na to. Yun. Ewan ko, basta may reconciliation na mangyayari dito. Magkakaayos kayo nung tao na yon. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating naman sa iyong trabaho. Kasi hindi rin naman po lahat ngayon ay nasa bahay lamang. Ayan, yung iba, nagtatrabaho pa rin. Kaya tignan po natin kung ano ba yung energy pagdating sa work. Spirit guide, ano po ang energy pagdating sa work po ni Fire Signs. Okay, so we have King of Swords but in reverse ito. So ngayong araw, ano ba yan? Bakit mainit yung ulo ng tao na to? Okay, so meron dito nagmamadali. Hindi ko alam kung late yata siyang nagising. Ayan, or baka kayo to, Fire Signs, late ba kayong magigising? So, yun nga po, nagmamadali yung iba sa inyo sa pagpasok, or could be, pwedeng boss ninyo ito, nagmamadali siyang pumasok ngayon sa trabaho, tapos mainit yung ulo niya pagkadating niya dyan sa work. Grabe, parang unang araw ng 2024 ay mainit yung ulo ng tao na to. Ayan po, tingnan natin. Pero more on, yung iba naman dito, pwede po na ano kaya siya nagmamadali, parang meron siyang nakakalimutan or siguro dahil sa sobrang pagmamadali niya, meron siyang makakalimutan yung tao na ito. Ayan. Nakita ko naman na focus naman siya sa trabaho. Pwedeng ikaw 'yan. Pagdating naman sa pera, we have Temperance. Meron tayo ditong Ace of Cups. Okay, at meron tayo ditong Nine of Cups. Pagdating naman po sa usapang pera, marami sa inyo ay kailangan nyo lang i-balance talaga. Actually, may kailangan self-control talaga ang sinasabi sa inyo dito ni Universe. So, yes, maraming pwedeng pagkagastusan, Fire Signs. Pero kung meron kayong self-control, ay kahit ano pang nasa paligid ninyo na, ano ba yun, na temptations, na kunwari gumastos kayo, ay hindi talaga kayo matetemp. Ayan. So, happy naman yung iba sa inyo. Sa mga marireceive po ninyo ngayong araw, pagbati man yan, di ba, mga greetings, ano pa, could be, ayun nga, pwedeng may magregalo sa'yo. So, happy ka, ma-appreciate mo talaga. So, marami naman sa inyo dito ay fulfilled. Ayan po, fulfilled and contented ngayon. Tignan po natin pagdating naman sa negosyo kung kayo po ay may negosyo. Meron tayo ditong Three of Cups. Ayan. Meron tayong Ten of Swords. Pwedeng merong magsasara na business dito. Could be i-close nyo na yung iba sa inyo, i-close nyo na yung business ninyo kasi you will start something new. Okay, pwedeng another business na ito. Meron kayong isasara pero meron kayong bubuksan. Yung iba naman sa inyo, pwedeng may ipagpapatuloy po kayo dito. Yan, kaya lang kayo na lang mag-isa. So pwedeng, ano ba, umalis ba yung mga staffs mo? Or tinanggal mo ba sila? May ganyang energy kasi. So, basta parang fresh start talaga itong January 1 para sa inyo. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe. Mas bold din kayong kumilos dito pagdating sa inyong negosyo. Tingnan natin. May mga new ideas kayo. Talagang you will aim success. Pagdating naman sa love life. Okay, we have the Knight of Wands. Meron tayong Ace of Wands. Meron tayo ditong 10 of Wands. So, na-stress yung iba sa inyo pagdating sa relationship. Okay? Sa love life ngayong araw na ito. So, meron dito parang tumataka sa responsibilities. Ayan po. Parang naano na kayo dito eh. Na parang namumuro na sa inyo yung tao na ito. So, for some of you, may gagawin na kayo na action. Kung ito po ay nanay or tatay ng anak ninyo. Kung meron na kayong anak. Ayan, pwede kasing asawa nyo to. Or yun nga, pwedeng yun yung tatay or nanay ng anak ninyo. So, nai-stress na kayo sa kanya. Pagod na kayo, kaka-update, ganun. Or kakahingi ng, ano ba, sustento. Yan, kasi parang puro pangako na lang yung nangyayari dito. Tapos, pwede rin naman yung iba po sa inyo is kung merong mga, hindi ko alam, kung mayroong mga ginagawa behind your back yung person mo. So, alam mo, yun parang napapagod ka na. Parang ikaw na lang ba yung laging magbibigay dito. Kaya nga,
di ba may time for myself tayo dito. So, pwedeng talagang mas ibibigay ninyo yung attention ninyo sa inyong sarili or sa inyong mga anak na lamang ngayong araw na ito. Kesa ma-stress po kayo. Yan, sa inyong relationship. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come para sa taong 2024. Bye!